May bad news ako sa inyo ngayon, guys. Alam nyo, introduction ko pa lang eh, bad news na agad. Kasi po, according to the news, may papadaang bagyo, may paparating pong bagyo. Okay, dito sa Negev region. And ang bagyong ito ay si Quinta. Quinta ba? Or Quinta? Anyway, syempre, kabado na naman ng mga taga-Catanduanes and part of Negev region, no? Albay, Legazpi. Kasi yung bagyo, according to the news, according to PAGASA, is papasok or pumasok na sa area of responsibility ng Philippines and most probably dadaanan po ang Catanduanes, no? Isa ang Catanduanes sa tutumbukin ng bagyo. So we are, today Saturday, but we are praying na sana yung bagyo is lumihis lang. Kumbaga, dito yung lugar namin, no? Kaya kumbaga at this point in time, guys, tomorrow ang balita, tomorrow pa darating yung bagyo. So most probably ang ginagawa natin is nagpapaka-resilient talaga, no? Anyway, ang Catanduanes naman po, mga Catanduanons, is very resilient pagdating po sa bagyo, guys. Kasi naramdaman na po namin yung lalakas na bagyo before, no? Maraming taon na po mga nakakaraan, and every time na may pumapasok na bagyo sa Catanduanes is we are really prepared. We prepared ourselves and our, yung sa bahay namin, para kung dumating man ang bagyo, safe po tayo lahat. Okay? Or kung magkaroon man siya ng distraction, hindi tayo masyadong apektado, no? Okay, so yun na nga mahirap nga po yung catastrophe ng storm, di ba? Nawawalan ng kuryente, nawawalan ng tubig. Maraming distractions, guys. So, dito sa amin sa Catanduanes, nasabi nga nila is lugar na bagyuhin, no? Yung mga tao, malalakas na yung loob namin na talaga kahit anong mangyari, we do our best na mag-prepare para sa anumang unos na dumarating. Okay. Aside from praying so hard, talagang ginagawa namin yung lahat ng aming effort para paghandaan namin yung mga bagyo na ganyan, no? So, si Quinta daw is habang papalapit, according to PAGASA, is habang papalapit siya, lumalakas. So, hindi natin alam sa ngayon kung gaano siya kalakas. Okay, so Saturday ngayon, tomorrow is Sunday, so we are expecting na si Quinta is papasok or parating na siya by Saturday, Sunday. So the best thing we can do is to prepare for the storm, for the coming storm. So itong video ko na ito, guys, is gusto kong ipakita sa inyo. Okay, bilang isang Catanduanon, gusto kong ipakita sa inyo kung paano ko pinaghahandaan or ng aming pamilya ang bagyong ito. OFW kasi asawa ko, no. Every time na may bagyo, talagang ako talaga nagiging resilient na ako prior pa. Yay! Pagkain, pinaghahandaan ko na yung mga typhoon guard, pinakakabit ko na yan. Or kung meron mga bagay na kailangan paghandaan, tanggalin, tinatanggal ko na yan prior pa dumating si bagyo. Para pag dumating siya, so at least hindi na ako masyadong kabado, di ba? Or hindi na tayo kabado. Kaya itong paparating na bagyo na ito is Saturday pa lang ngayon, pinaghahandaan na namin. So mamaya, guys, papakita ko sa inyo kung paano kami naghahanda para sa bagyong ito na darating. Actually, this is my video today is hindi ganun kaganda kasi, di ba, bagyo ang paparating eh. Pero I just want you to be aware. Ito, nag-create lang ako ng awareness sa ating lahat na pagka merong bagyo na dumating, ano ba ang mga dapat nating steps na dapat nating gawin para makapaghandaan natin ang bagyong darating. Okay? We need to be yung focus natin. Kailangan yung focus, kailangan yung determination, kailangan natin, syempre, hindi matatanggal yung pagiging resilient. Ito,
video na to, papakita ko sa inyo mamaya kung paano namin pinaghahandaan si Bagyong Kinta. So, see you guys. See you guys. Maulan na. Kaninang umaga po, nakapamalingki pa kami kasi mainit pa siya. Pero itong hapon na, yung mga 2 o'clock na ata, eh, ayan, bumagsak na yung ulan niya. Pero we are expecting na yung bagyo daw eh, dumating ng tomorrow afternoon. Pero for sure by Sunday morning, maulan na daw. Yan, according to PAGASA. Ayan. Ito, kung nakita nyo guys, ayan, meron kaming solar panel dyan. Ay, solar light dyan. Ayan. Okay, yung solar panel, kailangan pa pala naming tanggalin yun. Siyempre, kasi pagka lumakas yung hangin, patay na. Sasabay sa hangin yung solar panel niya sa taas. Kaya, ayan, kailangan lahat-lahat yan, yung maaaring pwede nating tanggalin na pwedeng liparin ng hangin, kailangan lahat yan tatanggalin natin. Itatago muna natin, okay, para hindi mawala. Kasi yung bagyo dito sa Catanduanes, guys, talaga pagka malakas talaga, malakas eh. So, yung mga tao po dito talagang, they were so resilient na. Okay, talagang we are preparing kahit pa malakas or mahina ang bagyo, pero talaga nag-prepare po kami. Kasi sabi nga eh, kumbaga sa sakit is, precaution is better than cure. And dito sa likod bahay namin, guys, meron tayong saging na saba dito. Actually, hindi pa dapat namin siya kukunin, pero since nababagyo po, so kailangan natin siyang kunin. Oops, ayan yung aking bunso. Siya yung kukuha. Kuha guys kasi dahan-dahan lang kick. Galing! Galing ni Wendrix! Very good. Ayan. Ayun na siya, nalaglag na. Ayan na. Okay, very good. Ayan. Daddy, yo. Baba ka na, kick. Okay. Ayan, guys. Saging. Ayan. Ayan na, guys, no? Pwede na rin to, ah. Ayan, pwede na rin. Medyo may konting kaliitan pa, pero kesa naman bagyuhin siya, kaya kailangan tanggalin. Kailangan ng kunin. At itong rimas, guys, hindi ko alam kung ano siya sa Tagalog. Alam nyo, masarap siya. Masarap siyang gawing, ano ha, yung ginataang rimas. Okay, babalatan yan, tapos paghahati-hatiin, tapos gagataan. Super sarap to guys, lalagyan ng asukal. So ito, another option na naman tong pagkain namin sa darating na bagyong ito. Ayan, meron ng nagpabili na ako ng ito ng nyog na kinudkod na, kinayod na nyog. Ayan, para ready na tayo sa bagyo.
And guys, yung aming preparation na pagkain din namin pagdating ng bagyo. Okay, banana cake po. Gawa ng aking baby loves. O yan. Yan. So, hindi na kami bibili ng tinapay. Eto na lang. Eto guys, nagsi-start na kami. Naglalaban na kami kahit medyo maulan. Naglalaban na kami para in case mag-brown out. In case mag-brown out po. So, at least nakapaglaban na kami. Anyway, madali lang naman siyang madali naman tong mag-dry. Kailangan meron tayong bigas. Kailangan, ayan, isa pa to. Kailangan may bigas. Tsaka kahapon, kahit masyadong malakas yung ulan, nag-grocery na rin po kami. Ayan. Nag-grocery na po kami. Alam niyo guys, sa mga pinapakita ko po sa inyo, ay kung paano ba tayo nagpi-prepare kapag kami bagyo. Kasi importante po yung pag-prepare. Ayan, may mga dilata na tayo dyan. Ayan. Kailangan nating mag-prepare. Kasi hindi natin alam kung malakas or mahina yung bagyo. Pero kailangan pa rin mapaghandaan natin. Para yung distraction niya, hindi masyado para sa atin, di po ba? Ito yung mga aking mga halaman na sinasabit ko po doon sa lanay namin. Pero this time, nilagay ko po dito para safe siya. Okay, safe siya sa bagyo. Tsaka sa mga malalakas na hangin. Ito naman, ito yung mga halaman ko po na andoon sila nakalagay sa bungad. Pero nilagay ko po sila ngayon dito para safe din siya. Kasi may protection yung pader, protected siya. Okay. At least hindi masyado masyadong malalamog ng bagyo. Ayan. Ito naman po nakikita nyo po dito guys na yan. Yan po ang aming typhoon guard doon po sa taas. Doon sa room namin. Yan, bago pa lang mga yero namin dyan. Kaya ito yung place ng aming mga tauhan. Dito sila kumakain. So, kailangan protection na natin. Yan po. Lagay kami dito ng sako na may mga may sand po, may kasi para protection na niya yung nagko-connect dito sa yung bakal na to, yung poste na to para ma-protect niya. Ayan. Pinakita ko na po ito sa inyo guys kanina, no? Ayan, yung aming pine tree na sobrang taas. Sobrang taas. Dalawa yan. Kambal sila. Green pine tree. Nalilagyan namin ng lubid. Pagpunta doon sa may wall. Ayan. May pader para in case na malakas yung hangin, hindi siya basta-basta mabubuhay. And alam nyo guys, kung ano pang isa pang importante, kailangan natin may tubig tayo. Okay? Every time na may bagyo or kahit na walang bagyo, di ba? Importante, basic necessity yung water. So, ayan, yung mga hindi pa dyan, mga kababayan ko na hindi pa dyan nagpa-refill ng tubig, pa-refill na kayo para meron kayong yay! Darating na bagyong ito. Hindi natin alam kung malakas or what. Kasi sabi daw, sa balita medyo habang papalapit, palakas daw yung bagyo. So, sana, wag mo lang sana. Ito, pinoprotectionan lang namin siya ng ganyan. Ayan, protection niya yan. Kasi ang pinto na to is ayan, may buto siya dyan sa kaya kailangan may protection. Pero meron pa naman siyang ganito. Ayan. Meron pa naman siyang pinto. Protection lang ito ng pinto na ito. Itong bakal na pinto. Okay. So, ito naman, dito naman siya sa bintana namin. Thank you.